Stand-up comedian na nagpa-trending sa paggamit ng Iglesia ni Cristo. Ano nga ba ang update sa kanya? Buhay mo, buhay nyo! Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama! Kung ang mapag-uusapan at maging trending o maging viral sa social media ang hanap mo, tila napakadali na sa panahon ngayon. Katulad na lamang ng ginawa ng isang papansin at pasaway na stand-up comedian na may tawag na Gold Dagal o Golden Year Dagal. Tunay namang nakuha niya ang kanyang gusto na sumikat at mapag-usapan sa social media. Dinaig pa nga yata niya ang naging pag-alis ng TBJ sa Tape Incorporated. Talagang ang napag-usapan at nag-viral itong si Gold Dagal nang mapansin ang kanyang mga sinabing paninira at pambabatikos sa Iglesia ni Cristo, lalo na sa isang member na sinabi niyang nakarelasyon niya. Subalit ang higit na nagpataas ng emosyon ng mga nakapanood nito, lalo na ang mga member ng Iglesia ni Cristo, ay ang ginawa niyang pambabastos sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Batid ng marami sa atin, kung paano nga ba nire-respeto ng mga kilalang tao mula rito sa ating bansa maging sa ibang bansa ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Ipinakikita rin ng mga kaanib kung paano nila minamahal ang tagapamahala ng INC na siyang nagtuturo ng mga kalooban ng Diyos at kung paano maging mabuting kaanib sa loob ng INC. Siya na ang tanging hangarin ay akayin ng mga member sa lalo pang ipagiging dapat sa paglilingkod sa Diyos. Sa pamamagitan din niya ay nagagawa ng INC ang pagtulong sa kapwa-tao lalo na sa mga mahihirap hindi lang dito sa ating bansa kundi maging sa ibayong dagat. Kaya nga nasaktan ang bawat member ng INC na gawing katawa-tawa at bastusin ng isang taong walang ginagawang masama sa isang comedian na gaya ni Gold Dagal. Dahil sa naging reaksyon ni Gold Dagal, marahil nauunawaan niya kung sino at kung ano ang makakaya ng grupong kanyang ginagawang katawa-tawa, lalo na kapag ito ay nagkaisa. Sa ngayon ay kansilado na at hindi na makikita pa sa social media ang kanyang account na Gold Dagal. Maging ang video na in-upload ay na-delete na rin, katunayan lamang na hindi talaga nakatutuwa ang kanyang ginawa. May mga balibalita na nagtatago na raw ito sa kung anong dahilan ay siya ang nakaaalam. At tila nagpapakupkup na daw ito sa isang samahan. Kung may asunto man na maaaring lumitaw sa ginawa niya, hindi niya magagawa itong taguan dahil lalo lamang itong hindi makabubuti sa kanya. Ayon sa post ng isang FB page na pari ng Tundo, na tila nakaalam ng kinaroroonan ni Gold Dagal. Ganito ang nakasulat. Hello pari ng Tundo. Our church leaders are working with Gold Dagal now. He is safe as of the moment, but he needs to hear. Please keep posting about his situation and let your followers know that he will continue performing. Ramen. Naging matapang si Gold Dagal na gumawa ng issue at pinakikialaman niya ang di dapat niya pakialaman at gawing katawa-tawa, lalo na ang INC at ang pamamahala nito. Pero ngayon, natatakot siya at nagtatago. Dapat lamang niyang harapin ang problemang pinili niyang gawin dahil ito'y kanyang kagustuhan. Abangan na lang natin ang mga susunod pang kabanata at ang maaaring harapin ng pasaway na komedyante na hindi naman nakatatawa.